Hey guys, good morning. So welcome to the third episode of our Taiwan vlogs. Kagabi, before kami matulog, naligo na kami. Kasi nga, maaga kami today. Kasi nga, punta tayo ng Taichung, which is medyo malayo. Pero sasakay kami ng high-speed train nila para madali tayo makapunta doon. 1 hour lang yung biyahe kapag dun sa high-speed rail. Pero medyo pricey siya. Parang nasa 700 or 800, 900, ganyan, per pax papunta doon. Si Ben kasi yung nag-book eh. Tapos ngayon, nag-iintay na lang tayo doon sa Uber namin. 15 minutes away pa siya, so meron pa tayong konting time para mag-vlog. Anyway, ito lang yung outfit natin ngayon. Comfy-comfy lang kasi mag-travel tayo, so dapat comfortable lang tayo. Yung top ko na to is yung sinuot ko na naman noong Tarlac vlog ba yun? Basta yun. Tapos kasama to dun sa Forever 21 haul yung oversized na look-away shirt na yan. Tapos itong pants na suot ko is also from the Forever 21 haul. Yung parang merong money design dyan na parang jogging pants. Tapos yung suot ko na shoes ay yung Vans Old School again. Tapos sinuot ko lang yung watch na to. And again, yung bag kong dala is yung Rootote. Yay! So, nasa labas na ulit kami, guys. And sinuot ko lang ulit yung orange ko na jacket na to from Forever 21. Kasi nga, malamig dito sa labas. Lalo na kapag umaga, guys. And kapag gabing gabi na. So, ayun yung Uber namin, guys. Na mali siya. Nandaan nila. Umali siya. Wait. Ayun siya. Morning. Yeah. Dito na kami guys sa Taipei Main Station and dito yung HSR or high speed rail nila. So bili muna tayo ng ticket. Somewhere here lang yun. So ang laki pala niya guys sa loob. Ayan siya oh. Tapos siguro doon yung bilihan nung tickets. So guys, lumabas lang kami dun sa kanilang station. Ayun yung station nila guys. And dito tayo sa labas kakain. Kasi sobrang lamig dito sa labas guys. Mas malamig pa dun sa loob. And sobrang nice nung mga view dito. So ayun, kain muna tayo. So guys, kapag pupunta kayo ng Sun Moon Lake, kagaya namin, dito kayo sasakay sa may 5 to 6. Ayan, bus to Longjing, Changhua, Nantou, or Sun Moon Lake and Sito. Nandito na kami ngayon sa may bus station going to Sun Moon Lake. And nakabili na kami ng round trip tickets namin. 700 Taiwan dollars guys yung round trip ticket ng Sun Moon Lake. So medyo mahal siya. Sa Nantou yung Sun Moon Lake guys. Make sure na alam nyo yun. So ayun nga, alam ko 77 kilometers siya. And ayun, medyo pricey yung ticket. 700 kami dalawa ni Ben. So dyan kami nang galing kanina guys before kami lumabas. Then dito lang naman yung pinaka bus stop niya. Yung parang nakatayo na yan na banner. May nakalagay dyan na 3, so make sure yung bus number 3 yung pipilahan nyo. So nandito na kami ngayon sa Sun Moon Lake and dito kami binaba guys. Yan yung itsura ng place kung saan nila kami ibinaba. Tapos ngayon, merong 2 ways para makapunta doon. One is sumakay ng cable car and the second one, mag-boat. So, figure out muna namin kung alin sa dalawa yung aming pipiliin and i-update ko na lang kayo guys. So guys, nagtanong kami dun sa information nila and para daw makapunta dun sa may parang mga island, kailangan bumili ng boat ticket and yung fee is 300 per person. So 600 kaming dalawa ni Ben and medyo pricey siya guys ha. Medyo marami na kaming ticket na binibili dito. So ayun, tingnan natin kung anong itsura niya mamaya kung worth it ba. A few minutes later. So guys, ito yung pier na pupuntahan. Medyo malapit lang siya dun sa kaninang drop-off. Nilakad lang namin siya. So ayan, ito yung pinaka boat station nila guys. Ang ganda ng view no. Sobrang nice. So ito na guys yung pink namin na boat. Ayan, daming boats dito. Hanapin nyo lang yung tamang boat ha. Baka maligaw kasi kayo pag nagpunta kayo dito.
guys, ito yung first island na stop. Hindi ko alam kung ano yung meron dito, pero ayan. Ganda ng water, no? Parang yung sa Palawan. So ayun guys, nandito na tayo sa itaas ng Shuangguang and meron ditong temple pero papahinga muna kami. Tapos bumili kami doon sa may fruit vendor kanina yung papaya. Papaya din pala yung tawag nila dito. So ayan, kain tayo, 100 Taiwan dollars yung isa. Ang sarap. Mahal ng papaya, 160. A few minutes later. So nandito na tayo guys sa Itathao. Ito na yung last na island. Then mamaya babalik na tayo doon sa unang island, which is ano nga tawag doon? Shuishe. So ayun. Later. Hey guys, so nandito na tayo ngayon sa my place kung saan nandun yung Airbnb namin and hanapin na natin siya guys. Sobrang dami kong gustong ikwento pero later na lang kapag nandun na tayo kasi medyo busy dito, so hanapin na natin yung place. A few minutes later. Guys, so nandito na kami sa loob ng aming Airbnb dito sa Taichung and sobrang cute niya. Tingnan niyo yung place guys, magro-room tour ako sa inyo. We are staying at room 506 and kapag open niyo sa kanya, bubungad sa inyo yung CR and malinis naman yung CR guys. In fairness, kahit hindi siya ganun kalaki, meron diyang shower and toilet, faucet. Tapos ito yung room guys, maliit lang siya pero sobrang neat niyang tingnan and sobrang cute. Ayan yung bed namin, ayan yung gamit namin, nakakalat agad. Tapos meron tayong TV, meron ditong lalagyan ng clothes, meron din fridge, and meron ditong nakatawa yung chair na to guys. Kasi siya yung nagra-rock, rocking chair ba yan? Tapos ayan, may lampshade dyan. And ang cute talaga nung pinaka-interior niya, sobrang sarap sa mata. So ayun yung outro guys, mamaya na lang kasi lalabas kami ngayon para mag night market. Kasi sa labas namin dito, nandun yung Feng Chia Night Market. Sabi ni ate kanina na owner nitong Airbnb, yun daw yung biggest night market no dito sa Taiwan. So excited kami, nakita namin kanina maraming mga Adidas, Nike. So punta tayo dun mamaya. So nakabalik na kami dito sa Airbnb namin and sobrang pagod namin kaka night market kanina kasi nga sobrang daming lakaran dun guys. As in sobrang laki kasi nung Feng Chia Night Market kaya kung hindi mo iikutin sayang naman kaya mapapagod talaga yung legs mo. But anyways, I know medyo na-cut yung vlog kanina, yung time na nandoon kami sa Sun Moon Lake. Bila na lang napunta kami dito sa may Airbnb place namin. Kasi guys, sobrang layo nung expectation namin sa nangyari kanina sa Sun Moon Lake. Kasi kapag tinignan nyo yung Sun Moon Lake sa Google, sobrang promising nung mga photos na makikita nyo. Parang ang ganda-ganda.
Although maganda naman siya kung fan kayo ng nature, kung gusto niyo nakakita ng peaceful, quiet na lugar lang, ganyan. Ayun, siguro fault ko din kasi hindi ako nagre-research. Pero iba talaga kasi yung makikita mong photos sa Google kesa doon sa makikita mo in person. I'd have to be honest, medyo boring dun sa Sun Moon Lake and hindi siya worth the amount that we paid for. Kasi sobrang mahal niya, guys. Nagbayad kami ng one night stay dito sa room namin sa Airbnb sa Taichung para nga doon masulit namin. Nagbayad kami ng high speed rail na balikan, which is parang nasa 2,000 Taiwan dollars. Nagbayad kami ng bus from HSR ng Taichung to Sun Moon Lake na round trip, which is parang 600 Taiwan dollars. Tapos nagbayad pa kami ng boat na parang 600 dollars din. So sobrang laki nung price na binayad namin para lang ma-bore. Parang hindi siya worth it talaga. So ayun, in short, medyo fail yung tour na naman natin today. Pero hindi naman kami sobrang sad kasi alam mo yun, nag-explore pa din naman kami. Nag-explore pa din namin yung part na yun ng Taiwan, which is also nice. Ganun naman talaga pag nagka-travel, hindi mo maiiwasan na may mapuntahan na medyo epic fail kasi nga first time mo naman puntahan yun. So ayun, nagkataon na siguro na hindi namin trip yung Sun Moon Lake. So ayun, kung trip nyo yung ganun, siguro try nyo. Pero kagaya nga sinabi ko, medyo boring siya, guys. Moving on for the tips na i-share ko sa inyo. Number one, guys, make sure na i-download nyo yung parang offline na app ng Google Translate. Yung pinakita ko sa inyo kanina nung nandun tayo sa Feng Chia Night Market. Kasi sobrang helpful niya. Kapag ka kasi merong mga Mandarin signs, pwede nyo siyang gamitin para mabasa nyo siya at maintindihan nyo. Hindi nga lang siya ganun ka-accurate, especially kapag merong mga ibang font style yung mga signages. Pero okay pa rin siya, makakatulong pa rin siya sa inyo, guys. Tip number 2, make sure na mag-research kayo before doing your itinerary. Kasi kagaya nga namin, although nag-research naman ako, pero hindi talaga yung nakita namin kanina yung nakita ko doon sa ni-research ko sa mga binasa kong vlogs and all that. Kasi lahat ng binasa kong vlogs, positive yung comments, ganyan, na-enjoy nila. Pero kami parang, alam mo yun, makikita din namin yung mga places na yung simending sa ibang areas ng Taipei, which is hindi namin kailangan bumastos na ganun kalaki ng ginastos namin para ma-experience yun. Tip number 3, kanina guys, kung nakita nyo dun sa Feng Chia Night Market, nag-tingin-tingin kami ng mga stop, nag-shopping kami, and nagulat kami kasi there was this Nike na branch, yung parang pang basketball na branch nila. Nagtingin kami ng shoes and may nakita kami na shoes na, ano nga yun, parang KD siya. And ayun, napansin ko kasi 30% off siya. And parang yung original price niya was 3,000 something. Tapos lang nga 30% off 2,450 Taiwan dollars na lang, which is roughly parang nasa 4,000 plus pesos. Sinukat ko siya tapos na-realize ko parang hindi bagay sa akin. Kaya hinubad ko siya. Tapos nung nakita ni Ben, parang nakita niya, nagustuhan niya. Tapos humingi siya ng size na mas malaki kasi 8.5 yata siya. Tapos nung sinukat niya, nagustuhan niya yung shoes. Nagulat kami, yung sinisingil ni ate was 3,460 yata. 2,450 lang, ba? Diba? So, ganun kalaki yung price difference ng size 7 at size 8.5. Kapag mas malaki yung size mo, mas mahal yung shoes mo. I'm not sure if that applies on every shoe brand, pero mas mainam pa rin na i-check nyo kapag bago kayo magbayad. Kasi sayang yun, guys, kung hindi naman pala yun yung price na inaakala nyo, diba? Tsaka nakakahiya! So ayun, kung hindi enough yung pagdi-discourage ko sa inyo, guys, na pumunta sa Sun Moon Lake at gusto nyo pa rin talagang puntahan yun, make sure na magbaon kayo ng Bonamil ba yun or Bonamin, yung parang anti-dizziness na tablets. Kasi sobrang lala nung bus na pagta-travel, guys, as in nakakapagod, ang sakit sa laman at nakakahilo siya. Actually, ganun din yung feeling nung biyahe namin pa Jufen nung nakaraang araw, kahapon yata yun. Pero hindi ko masyadong ramdam kasi tulog ako buong biyahe, pero yung kanina kasi sobrang gising na gising ako and ayun. Yung high speed rail din daw nila, guys, nakakahilo sabi ni Ben, hindi ko rin ramdam kasi tulog ako buong biyahe. Tip na din yan, guys, tulugan nyo na lang para hindi kayo mahilo. Ayun, guys, dito pala sa Taiwan, hindi ko alam kung bakit, pero mas mabilis siyang gumabi kaysa dyan sa atin sa Pilipinas. Kasi ina-expect ko talaga, parang sa Singapore siya, kasi sa Singapore mga 6 PM, 6:30 or 7, meron pang araw. But to my surprise, grabe, parang 4:45, mga 5 or 5:15, ganyan. Medyo wala na sunset na, guys, pababa na talaga yung araw. So kung kagaya nyo ako na medyo OC pagdating sa mga photos, hindi nyo magugustuhan yung mga shots pagdating ng mga 4:30 kasi pangit na yung natural lighting. Actually, ang dami na naman naming mga na-miss out na lugar na nasa itinerary namin for today kasi nga medyo nagtagal kami dun sa Sun Moon Lake kasi sobrang tagal talaga nung biyahe.
So dito ko na i-cut yung vlog guys kasi after ko mag-outro, ayusin namin ni Ben yung itinerary for tomorrow. Gagawa kami ng konting adjustments para yung mga hindi namin napuntahan today, mapuntahan namin tomorrow kasama nung mga kasama dapat bukas na itinerary. So ayun, huwag nyo na lang kalimutan guys na mag-subscribe, mag-like at mag-comment sa video na to. And I hope kahit medyo walang ganap today ay na-enjoy nyo pa rin tong vlog na to. So ayun, thank you so much for watching this vlog and I hope to see you on the next one. Bye!